topic natin today is yung the major pitfall sa pag-startup ng online negosyo and kung paano mo to ma-overcome or kung paano mo to ma-avoid. So best itong topic na to sa'yo if, syempre, kung nagpa-plano ka na mag-online business or let's say nagsisimula ka na ng pag-online business mo ngayon. So, sa tingin ko na makakatulong itong video training natin today. Kasi again, ito din yung na-experience ko before, kaya gusto kong i-share sa inyo guys. Kasi ito yung, at dito na huhulog. Yung iba kaya, syempre yung result is nag-quit, diba? So, hindi natin low yung pagbe-business and syempre ayoko na mangyari sa majority yon. Kaya yun yung pag-uusapan natin today, yung isa sa mga struggles or isa sa mga problem ng mga startup na nag-online business and kung paano natin ma-address it. So, dito, yung major kasi, diba pag-online business kasi, we are more on information, diba? Kumbaga, yung mga kinukonsume natin ng mga information, so, yun ang isa sa mga major na kailangan natin gawin na mag-aral, 'di ba? Aralin yung pagbe-business, so gawin itong mga training na ganito, ganyan. So sa dami-dami na mga kailangan nating aralin, sa dami-dami ng kailangan natin na malaman, so nagkakaroon tayo ng information overload. Ay yun yung pinaka-major na pitfall ng mga nag-startup na mga nag-online business, yung mga startup na online entrepreneurs. So, na-experience ko din ito before up until ngayon, di ba? Yung information overload. So, kumbaga na-overload ka ng mga information, ang dami-dami mo nakikita online, ang dami-dami mong nakikita ng mga nag-share ng mga video trainings, di ba? Ang dami-dami mong nakikita ng mga nag-share ng mga value, ng mga tips, di ba? Ng mga secrets, di ba? Mga strategies nila. So, sa dami-dami mong nalalaman, hindi mo na alam kung saan or kanino ka makikinig. Parang ganon. So, yung mga tips na yun, guys, very helpful naman yon, okay? So, very helpful yung mga tips na yun. Syempre, kasi yung mga tips na yun sa mga experience ng mga taong yon. So, very helpful talaga siya. Pero hindi talaga natin napipigilan na nag-i-information overload tayo. So, paano natin maiwasan yung pagkakaroon ng problema, yung information overload? Diba, yung na-overload tayo ng information. So, itong ginawa ko kasi dati at yung ginagawa ko ngayon, and may isa-share din ako sa inyo mamaya, okay, na-share na isa sa mga mentors ko, kung paano daw natin ma-overcome yung pagkakaroon ng information overload. So, paano mo overcome to? So, una, alamin mo yung priority. Okay? Alamin mo kung ano yung priority mo. Let's say ngayon, yung priority mo is gusto mo na malaman kung paano mag-drive ng traffic gamit yung Facebook ads. So, yung i-consume mo lang ng mga training is yung about sa Facebook ads. Let's say, gusto mong malaman kung paano mag-Facebook ads, tapos yung pinapanood mo is about email marketing. So, hindi siya nakatugma dun sa priority mo. Priority na activity na gagawin mo. Kasi yun ang nakatulong sa akin, na ang dami-dami kong nare-receive na email, na, secret strategy ni ganito, ganyan, di ba? Na kumita siya ng million, kumita siya ng ganitong income. So, gusto kong malaman, pero tinitinan ko kung ito din ba yung gusto kong gawin, na ito ba yung naka-prioritize na activity ko ngayon. So, kung hindi naman naka-inline dun sa priority na gagawin mo, then yun, pwede mo muna siyang i-skip. Okay? So, again, helpful yung mga information na yun, pero hindi mo muna siya kailangan. Kaya yun, kailangan alam mo kung ano yung priority mo. So, kung priority mo, yung aralin yung about email marketing, about Facebook ads. So, dapat alam mo kung ano yung priority mo. So, second naman is that, dapat alam mo kung ano yung goal mo. So, let's say yung goal mo is ma-hit yung ganito income. Let's say 10,000 na income this month. So, alamin mo kung ano yung strategy or ano yung pwede mong gawin na mga activities para makuha yung income na yon. And also, it falls din dun sa number one natin na dapat alam mo kung ano yung priority mo, okay, na mga activities. Siyempre, para ma-hit yung income goal na yon. So, connected siya dun sa number two natin. So, kung alam mo yung income goal mo, let's say gusto mo ma-hit yung 10,000 this month, dapat alamin mo kung ano yung mga activities na makakatulong sa'yo para makuha yung income goal na yon. Kasi minsan kasi, sa dami-dami ng mga information na nakukuha natin, nalalaman natin, hindi natin alam, di ba, kung ano yung, saan doon yung apply natin. Kaya nakakatulong itong mga bagay na to para hindi ka ma-information overload. And then, syempre, yung last, para hindi ka ma-information overload, yung number three, syempre, mag-take ka na action, okay? So, kung alam mo na kung ano yung priority mo, alam mo na yung income goal na gusto mong i-hit,
So, yung number three is mag-take ka na action. Kasi minsan kasi, yung pinaka-reasons talaga din, kaya na-information overload yung isang estudyante kasi hindi natin ina-apply or ini-implement yung mga natutunan natin, di ba? So, implementation din talaga yung isa sa mga solusyon para hindi tayo ma-overload ng mga information. Sa dami-dami natin mga information na stuck na sa utak natin, di ba? Kaya naguguluhan yung utak natin kung ano ba yung kailangan natin gawin. At the end, di ba? Sa huli, parang napagod na yung utak natin. Kaya yung nangyari is, ay, bukas ko na gagawin, di ba? Nagpo-procrastinate tayo. So, ganung mga bagay. Kaya kailangan mag-take tayo ng action based doon sa mga kailangan natin ng mga information. So, okay lang naman eh, na ano, okay lang naman na malaman man yung mga information about ganito, ganyan, di ba? Yung okay lang naman kung gusto mong malaman lahat ng bagay, okay lang yun. Pero kailangan na alamin mo yung timing kung kailan mo siya kailangan. Kung baga, tanungin natin yung sarili natin, kailangan ko na ba tong bagay na to ngayon? Or kailangan ko na ba tong information na to ngayon? Or hindi pa? So kung sa tingin mo hindi mo pa kailangan yung information na yon, so pwede mo siyang i-bookmark or i-set aside mo muna para kapag dumating yung time na kailangan mo na siya, so yun, balikan mo yung information na yun. Para again, para hindi tayo ma-overload ng mga information, alright? Ulitin ko, una is alamin natin kung ano ba yung priority ng mga activities natin based doon sa income goal, diba? Income goal number 2, income goal na gusto mong ma-achieve. And at the same time, syempre, mag-take ka na action para hindi ka na lalong ma-information overload. Kasi habang na-stuck yan sa utak natin, di ba? Habang na-stuck yan, so subconsciously parang napapagod yung utak natin. Kaya yung resulta, nagpo-procrastinate tayo. Yung isang tip din na shinare sa akin ni Coach JP, sabi niya na, para syempre mas makakuha ka na mas malaking result, pumili ka ng isang tao na ifa-follow mo. Okay? Parang ganun sinabi niya. So, pumili ka na isang tao na ifa-follow mo, piliin mo yung tao na sa tingin mo yung strategy, yun ang kailangan mo, follow mo muna siya within 3 months. Sabi niya ganun sa akin. Yung ginawa ko, sabi niya na okay lang naman, yung mga guru, ibang guru, helpful talaga yung mga information nila, yung mga trainings nila. Pero kung gusto mo na maging mas productive or gusto mong mas makuha ng result, focus ka muna sa isang tao. Kumbaga, follow ka ng isang tao, and then i-follow mo siya, let's say, within 3 months. So, gawin mo yung mga tinuturo niya, i-consume mo yung mga training niya, i-apply mo, and then tingnan mo kung mag-e-effect sa'yo or hindi. Kung hindi naman, maghanap ka ulit na isang tao na i-follow mo. Because yung ginawa ko kasi, gusto kong i-follow si ano, yung about sa sales and marketing, di ba? Yung closing technique, sina Dan Lok, gusto kong i-follow, sina Frank Kern, sa ano, sa intent-based marketing, sa paano mag-video, sina Russell Brunson, di ba? So, funnel creation, sina na Peng Joon, di ba, video challenge, yung video din. So, ang dami nating gustong i-follow, pero at the end of the day, wala tayong nagagawa eh, di ba? Wala tayong nagagawa, hindi natin nasusunod yung mga pinapagawa nila sa atin. Kasi again, na-information overload tayo. Kaya kung ikaw, kung nag-start ka pa lang sa pag-online business, so ito yung mga tips na pwede mong i-apply, itong tatlong tips na to, para hindi ka na ma-information overload at para ma-overcome mo. Kumbaga, normal lang na ma-information overload, pero mahalaga na ma-overcome natin or alam natin kung ano yung gagawin natin para hindi tayo malamon. Diba? Kasi kapag, again, kapag once na magkaroon tayo ng information overload kasi, nagpo-procrastinate tayo. So, yung ending, wala tayong nagagawa. Hindi tayo productive. I hope na malaking tulong itong video na to sa inyo. And kung may natutunan kayo, mag-comment na kayo below this video.